guys, maglilinis tayo ng dati kong kulungan. Kulungan ko ng mga 45 days. Tara, wag na natin patagalin. Simulan na natin. Ito, magsuot muna tayo ng butas for safety. Kasi ganito dito, pagka nandun ka sa mga ano, maglilinis ka sa mga damuhan, kailangan talaga safety yung paa mo, baka may ahas, makagat ka. Ha? Ang ahas pa naman pag nakakagat. Lalo na, depende sa ahas, sa klaseng ahas, pero pag kobra, sigurado yan. Minuto na lang ang buhay natin. Matagal ng 2 oras. Ganun kadelikado. So, hindi naman ko sinasabi na maraming ahas dito, pero nakakita na ako isa. Kaya yun, ayaw ko na talagang magbaliwala. Ito nga pala yung bonsai ko. Haha. Mahilig din ako sa mga tanim. Yan, bonsai ko yan. 4 na sila. Dadalhin ko ito dun sa bahay na gagawin namin. Pabili kasi kami ng lupa. Yun. Doon kami magtatayo ng bahay. Mas malaki-laki dito sa lupa na tinitirahan ko. So, yun. Doon ko itutuloy yung mga ano, yung mga business ko na hindi ko na ituloy dito. Yun. So, yun. Simulan na muna natin maglinis. So, guys, yung manukan ko. Kulungan ng manok ko. Malaki ito. Ang harvest ko dito mga kada linggo, ah. Kasi tatlong bisis ako tatlong bisis ako bumibili ng sisiyo na 45 days yung broiler. Bali tatlong bisis sa isang buwan. So pag tatlong bisis ka bumili sa isang buwan, ibig sabihin sa isang linggo mga 8 days ganun. Every 8 days may harvest ka. Okay? So, nakaka-harvest ako dito ng mga ano, nakaka-harvest ako dito ng mga 150 every week. So, malaki-laki na rin, okay-okay na rin. Yan. Magandang kulungan to kasi pinagawa ko talaga ito. Inastusan ko ito eh. Yan, mga 3 buwan na din ako nag-aalaga ng manok dito. Tigil. So, ito, dito maglilinis tayo. Kasi madamo. Ayan. Madamo. Ito yung mga delikado. Kasi pag may ahas talaga, patay, may nakagat, makagat tayo ng ahas. Ayan, yan. Ayan. Kaya lilinisan natin. Kahit, ano, kahit hindi na ako nag-aalaga ng manok, kailangan pa rin linisan. Kasi nga, diba, para sa akin, sa pakiramdam ko kasi ano, yung parang kumbaga sa ano, parang pagkatapos mo ng gamitin, hindi mo na napapakinabangan, halimbawa, di ka na, kasi ang sitwasyon ko kasi parang mayroong taong nainggit sa akin, tapos pinigilan akong mag-alaga ng manok dito. Yun, maghanap buhay. Ayun, yun ang dahilan. Kaya, siyempre, para sa akin, kumbaga, parang, porke hindi mo na pinagkakakitaan, hindi mo na siya napapakinabangan, iiwan mo na lang, gaganituhin mo na lang, pababayaan mo na lang, diba? Ganyan. Siyempre, parang tao din, diba? Ano palang sasabihin ng tao, porke, diba? Napakinabangan mo ako, tapos nang nagawa yung gusto mo, nangyari na yung gusto mo, tapos iiwanan mo na lang ako. Parang ganun, diba? Kung sa tao. Pero ito, siyempre, kahit hindi man siya, ano, nakakunik pa rin ito sa buhay natin. Eh. Iyon yung pumapasok sa isipan ko na, bakit? Pero linilinisan ko to every month talaga. Sabi ko, kahit hindi na ako nag-aalaga ng manok, kahit nalugi man ako, kailangan pa rin na, siyempre, konektado pa rin ito sa buhay natin, sa puso ko. Siyempre, kailangan ayusin pa rin. Diba? So, ganun.
So, ang pagharas ko, mayroon akong gamit na ito. Ha? Cycle. So, hindi ko an. Ganyan lang siya. O, tanggal na. Mabilis. Walang ano, walang, wala akong grass cutter. Ayan. Nakabili kasi kami ng lupa ng misis ko. Doon. Mamaya ipapali iano ko yung dahilan kung bakit, at saka magiging aral din para sa mga taong gustong magnegosyo na dapat huwag sundin ito, huwag gayahin itong mga ginawa ko. Kasi malaking perwisyo, malaking kalugian. Ikaw mismo na magtatayo ka ng negosyo na mangyayari, gagawin mo yung mga parang ganito, itong video na ito ay hatid ko ito sa mga taong gustong magnegosyo na walang sariling lupa. Okay? Walang sariling lupa. So, kailangan may sariling lupa ka. Okay? Kasi, kung wala kang sariling lupa, lugi ka. May mga tao kasi na hindi natin control. Diba? Halika dito tayo. Daan. Minsan nakakatakot kasi ako takot. Natatakot din naman ako. Ha? Kapaapak ako ng ahas. Ang ahas kasi hindi nangangagat yan pagka hindi mo gagalawin. Kakagating ka talaga yan kung maapakan mo. Yun ka, dun ka delikado. Kasi pag naapakan mo sila, kakagating ka talaga. Kahit tao naman eh, pag nasaktan yung tao talagang mananakit din. Gaganti rin, di ba? Yung ahas hindi pinapatay yan kasi may pakinabang din yan. Di ba? Iiwasan mo lang. O di kaya, ikaw, siya mismo ang lalayo sa'yo. Kasi yung ahas ayaw ng confrontation yun. Oo. Yung mga agriculturist, yun ang inaano nila. Na advice nila na huwag patayin ang ahas kasi may pakinabang din yan. Sila yung pumipisti ng mga daga na pumipisti ng mga palay. Kaya yan. So, ano muna tayo ano? Yan guys, nalinis ko na ha. Yan. Okay na siya. Tapos na. Ipakita ko sa inyo kung paano ko nagagawa yung 150 every week na harvest sa manok. Gaya ng sinabi ko ha. Ito, dito yung mga sisiw ko na mga maliliit pa naman yun eh. 50 dito, 100 dito sa baba. Ganyan. Pagdating ng mga 10 days to 15 days, lilipat ko na siya dito sa malaki, sa middle. Middle na box. Dito ko sila. Hanggang sa ano dito, hanggang sa 15 days, kung linipat ko siya ng 15 days, hanggang sa 25 days. Okay? Nung dito. Pag after 25 days, dito na sa harvesting area. Yan. Ito ang pinakamalaki harvesting area. Bali dito, malaki pa ang, sobra pa, yung 150 mo, malaki pa ang kuan, maluwag pa sila. Kaya nga sabi ko dito, hanggang dito lang, hanggang 25 days lang, kasi, yung broiler kasi, mabilis ang harvesting yan, mabilis ang paglaki, ang pagtaba, lalo na kung maganda ang paraan ng pagpapalaki mo, ng pag-aalaga mo. Kasi, mayroong mga ganyan eh, dapat, ayusin mo yung negosyo mo, kung manukan, dapat magandang pag-aalaga. Yun, kasi para hindi ka malugi. Unang-una, sensitive din ang mga yan eh. Sakit, mga sipon, mga ganun, dapat alam mo yung mga ganyan. So yan, ito mga screen ko, dito ako nalugi. Laki ng gastos ko dito guys, oh. Yero yan, bago pa ito. Siguro nagamit ko lang ito, mga tatlong harvest lang. Sayang, tapos pinatigil na ako. Yun. Ganun talagang nagagawa ng inggit eh. Sisirain ka. Okay? Babagsakin ka. Kaya, ito guys,
Huwag niyong gagayahin yung ano ginawa ko. Dapat may sarili kayong lupa. Ito lagi kong hindi ito ma ano hindi ito ma hindi ito mawawala sa isipan ko, sa experience ko sa buhay. Kasi pira ito ang inano ko, ginugol ko dito. Pati misis ko involved din dito. Kaya galit na galit yung misis ko sa akin. Pahamak daw ako. Pero hayaan mo na, ganun talaga ang buhay. So, yun.